everyone, welcome back to my channel, Mr. Vlog. Good morning, good afternoon, good evening sa ating lahat mga OFW. Saan man sulok ng mundo, mabuhay tayo mga Pinoy, no? So, ayun. Ano na gawin ko? Ay, ayun. Siyempre, habang nagkukwentuhan tayo, may ginagawa ko guys. Magluluto ko ng soup, maghuhugas ng, magpiprepare ng kakainin para mamaya ng gabi. So, it's early but this one is the nice, perfect time. So, ayun nga guys. Habang nag-washing din ako. So, ayun na. Ganyan na ang mga OFW guys. So, let's get started ng kwento ko OFW. Medyo ma-foggy dito ngayon guys. Foggy talaga. Hindi medyo foggy talaga. Ayan, habang naglalaba ako. Ayan, nag-ano na ako ng lulutuin kong isda. So, ang pag-usapan natin guys, ang pagkukwento natin guys, tungkol sa, pero habang nagkukwento ako, nabugas ako, diba? So, yun na lang yan. Para mandali yung oras, diba? And then, yun nga guys, ang pagkwento natin, ang pag-usap natin tungkol sa mga OFW na umuwi sa Pilipinas. Alam nyo naman siguro dahil nai-ano na yan sa Lucky Tour for in Action nung Friday, no? Naganap ito nung ano, nung nagsumpong isang OFW na umuwi sa Pilipinas guys. Umuwi sa Pilipinas from Dubai. And then, siyempre tayo mga Pinoy, siyempre Pinoy tayo, lahat tayo kinakausap natin, diba? Mga Pinoy, kapag nating Pinoy, dahil kaka-uwi lang natin. So, andun, diba? Andun yung, ano, andun yung pagkikipagkapwa Pinoy na hindi tayo nag-iisnaban, gano'n, diba? Siyempre dahil nandun na tayo sa bansang Pilipinas, dahil kung may naman sa hello, mag-hello ka rin, parang kahit hindi mo kilala, diba? Gingiti, pag may ngiti sa'yo, mga kasalubong ngingitian mo na rin. Kasi siyempre Pinoy, at saka kararating mo lang, diba? So, ayun nga. Pero, okay lang naman ngumiti, guys, eh. Okay lang ngumiti. Pero hindi yung basta kamiti lang, parang sign lang ng nagagalak ka lang kasi nga nasa Pilipinas ka na, ay sa bakas nasa Pilipinas daw, mga ganun ba, di ba? Pero wag nating kaligtaan na kagagaling lang natin at hindi naman natin kakilala, di ba? Huwag tayong basta-basta magtitiwala, di ba? Huwag tayong magtitiwala. Kumbaga, pag nag-ganyan ka lang, kahit na hindi ka na magsalita, nitanguan lang, gano'n na lang, huwag ka na magkikipag-usap ng matagal. Kumbaga, kung gusto mo may magtanong lang, na ano naman, alam mo naman na hindi mo alam talaga yung sasagot mo, sabi mo lang na, pwede po magtanong na lang po kayo sa security. Ganon, di ba? Pwede nyo naman kausapin ng gano'n eh. Huwag yung makikipag-chikahan pa kayo ng mga 1 minute, di ba? Huwag na. Kung naglalakad kayo, bang sige maglakad ka lang, pero huwag mo na lang anuhin kung ano yung sinasabi niya na ano, sabihin na suplada ka, ganon, di ba? Eh, syempre, ibang way niya eh. Iba yung way mo, iba yung way niya eh, di ba? Ganon yun. Hindi naman kayo uuwi na, parehas kayo uuwi yan eh. Magkakilala ba kayo para ano, di ba? Pwede naman kayo magkwentuhan sa ano, pero huwag mo, school naman, di ba? Alam niyo naman guys, kahit na napakaamo kayo ng mukha, nakakwentuhan nyo, makatabi nyo, di ba? Na kapwa Pinoy nyo, di ba? Huwag na huwag kayong titiwala, di ba? Katulad yan, si ate nagsumbong sa Lucky Tulfo in Action. So, ano nangyari? Nawalan siya ng mga gamit, na importanteng gamit, mga passport niya, yung kinita niya, yung pinadala sa kanya, di ba? Yung malahas, di ba? Yun yung nawala. So, si ate naman, alam naman niya na gano'n, di ba? Kahit na ang ganda ng mukhang bibig niya, ang ganda ng sinasabi niya about sa work niya, mga ganun. O, tao mo ko lang nagtanggo, pero huwag mong ipagkakatiwala ang iyong bag, di ba? Kasi hindi mo siya kilala eh. Kapitbahay mo ba siya? Asawa mo ba yan? Ipagkatiwala mo, di ba? Ganun yun, kung walang susundo sa inyo guys, huwag na lang kayong makikipag-usap kahit kanino. Dahil, may intention yan eh. Bakit mo siya kinakausap, di ba? Hindi naman kayo same way para magipag-usap ka o para di ba? Hindi naman eh. So, may ano nangyari? Nawala yung kanyang cellphone, lahat ng gamit niya, di ba? Nawala. O see, di ba? Yun ang mahirap sa ating mga Pinoy eh. Napakadali nating magtiwala, di ba? So, ayun. Na huwag tayo basta magtitiwala guys, kasi hindi naman natin alam, hindi naman natin siya kilala, bakit tayo nasisipag-utas sa kanya? Kung magugutom ka,
O di kumain ka mag-isa. Di ba ganun yun eh? At, hello, andun, pauwi ka na eh. Bakit kung saan-saan ka pa kasi nagpupunta? Di ba? Isipin mo ha, isipin mo. Kung upauwi ka na lang ng ano, ba't ka pa mamimili? Di ba? Ba't ka, anong purpose mo? Ba't ka pa bibili ng mga damit doon mismo doon sa may kung saan-saan sa Pilipinas? Di ba? Ikaka-uwi mo nga lang, di ba? Galing ka lang ng airport. Ba't kung saan-saan ka pa nagpupunta? Diretso na uwi. Di ba? Kasalanan mo rin natin. Kahit na gano'n ang sinabi niya, bakit ka magtitiwala? Di ba? Hindi mo naman siya kilala eh. Bakit ka sumasama? O kung kung sabihin na-hypnotize ka, simulat ka po na nagtanong lang sa'yo, tapos na, huwag ka lang sumama. Diba? Pagkakailang mo sumama. Diba? Ganun yun eh. Mag-isip kasi tayo guys. Huwag tayo puro, pagkit, ano, mga kasabay mo na siya, pagkit same ano lang kayo, same bus lang kayo uuwi. O tingnan mo, isa na lang yan ha. Bibil ka ng ticket ng bus. Pero di hindi bumili. O di, hindi ka na sana nag-isip ka na, di ba? Sana nag-isip ka na may modus na yun, di ba? Ba't sinusundan ka? Ba't sinusundan ka? Ba't sumasama pa sa'yo, di ba? Dapat mag-isip ka na lang ate, di ba? Ganun yun eh. Kasalanan mo din. Kasalanan mo din. Alam mo naman na, ang tagal-tagal, Diyos ko naman, ang tagal-tagal na ate, ng mga marami ng balita. Na huwag magtitiwala kung ano ba niyo. Don't talk to strangers, diba? Grabe. Diyos ko, yung pinagpagura mo, Diyos ko, kung ako yan ate, iyak na ako ng iyak. Pero parang sa'yo, parang wala lang, diba? Parang nakita ko sa mukha mo ate na nagsusumbong. Parang easy-easy ka lang, diba? Parang easy-easy ka lang na ganun nung nawala yung ganito mo, diba? Parang, hello? Kung ako yan guys, ang hirap kumita ng pera dito sa ibang bansa, ha? Sa Dubai ka, nag-DH ka sa Dubai, alam ko kung gaano kahirap mag-DH sa Dubai. Kung ang sahod mo, sa totoo lang guys, ha? Malaki pa ang sahod, hindi ko sa pinag-ano. Ang sahod mo dyan, hindi ganun kalaki kung ano yung sinasahod ng Dubai na nag-cleaner lang, nag-cleaner. Kasi may mga ano yan eh. Eh yun, fix na yan sa'yo yung ano mo. Diba? Pero, ate naman, so, baliwalahin na natin yung sinasabi kong wala, parang hindi ka nag-worry, hindi ka na nag-ano na, hindi ka malang naiyak. Parang wala yung pera, parang wala yung pag-inata mo. Diba? Parang walang ganun. Diba ate naman? O siguro sadya talagang cool ka lang. Diba? Cool ka lang. Or siguro, ano ka lang siguro, hindi ka nininervous o ano. Kasi sa akin guys, sa totoo lang, Diyos ko, isang bal na nga sahod ko mawala. Ay, Diyos ko po, Diyos ko, sabi ko po, ang hirap. Dugot pawis, diba? Dugot pawis talaga yun. Diba? Ang hirap kitain ng pera, tapos makukuha lang ng isang kita sa'yo. Diba? Ano yun? Diba ka? Nakakaano yung ganun? So, ayun na, guys. Diba? Yun yung pag-uusapan natin. Huwag tayong magtitiwala, no? Huwag tayong magtitiwala kahit kanino. Diba? Kumalakasundo. Diba? Uwi ka na kagad. Kung sasakay ka pa ng bus, uwi ka kaagad. Diba? Huwag ka naman kung saan nagpupunta. Kung magugutom ka, pwede ka naman bumili ng tinapay dyan. I-take out mo na lang, kainin mo na lang sa bus. O diba, mag-intay ka dun. Diba? O kaya kausapin mo yung pamilya mo para kung hindi ka naman nabuboard. Kasi hindi ka kakausapin ng ano, ng stranger na yun. Diba? Yung unloko na yun. Diba? Pwede ka kausapin. Tawagan mo yung pamilya mo. Kausapin yung asawa mo. Ganito-ganito habang hindi nag-aantay ka pa ng bus. Diba? Kadali-dali, diba? Kung wala kang gusto mo may makausap dyan nakatabi mo, diba? Tawagan mo. Tawagan mo yung asawa mo. Tawagan mo yung pamilya mo, nanay mo, anak mo na andito na ako, ganun. Lahat ng information, nandito na ako sa bus, nandito na, buwili na akong ticket, buwili ako ng ganito. Lahat nakadetalye. Diba? Lahat nakadetalye. Kasi nga, diba? Marami ng modus na yun, guys. Kahit ano gagawin nila, diba? Para magkapera. Diba? Ganun yun. Tapos tayo ka pa nila dahil OSW ka. OSW degree siya. Diba? Oh. Okay. Ganun yun, guys. Diba? Ang pinapatiwala. Gusto ko. Pinaginapan mo yung ate. Umuwi ka ng Pilipinas para mag-enjoy. Alam ko naman na, alam ko, babalik ka pa. Pero, Diyos ko, alam nga yung ano. Oh. Diba? Sana lang ha, nabigyan ka niya yung Sir Rocky Job na kahit pa parang tulog. Dahil yung pinita mo, diba? Nawala. Diba?
Oh, yung alahasan ko yung ano na pinaghirapan mo, wala na, goodbye na lang, gano'n. So, na nga, no? Lesson learned, guys. Huwag na huwag tayong makikipag-usap. Kung kanikanino, lalo na wala kang sundo. Kaya ako, guys, nauwi man ako sa Pilipinas, guys, kahit na, wala akong sundo, may ilang sundo, straight lang ako, eh. Kung nauhaw ako, minsan nga, nauhaw na ako, hindi pa ako na nabili ng kahit sino dun, eh, ng kahit na anong pinabili. Diretso na akong uwi, eh. Diretso na talaga ang uwi ko. Hindi na. Hindi ko na kailangan nilang bibili. Kasi kung ako, what? Bibili ka, di ba? Pwede ka naman umuwi muna, tapos bibili masyadong mga kaanak mo, ang pamilya mo, para manili ng kasalubong mo, di ba? Kung ano yung bibigay mo, regalo mo. Kung hindi ka nakabili, di ba? Sa sinuntahan mo. Ibagan nila nga, guys. Huwag na huwag ang bibili na nandun ka, kagagaling mo lang sa ano. Dahil hilong-hilo ka pa niyan, may jet lag ka pa niyan, guys, eh. May jet lag ka pa. Isipin mo, guys, may jet lag ka pa. Huwag na huwag ang namimili na kung ano-ano. Dahil ganun ka pa, nahihilo ka pa niyan, eh. Sa sobrang pagod mo, nag-e-travel, natira sa airport, pagod, lakad dito, lakad doon. Pilak dito, pilak doon. Diba? Ganyan na, guys. Huwag, never na never yung gagawin. Pagdating na pagdating mo, paglapag na parang sa airport, huwag niyong isipin na mag-mall na kayo pa agad. Diba? Umuwi muna kayo sa inyong mga bahay, lahat ng mga gamit nyo, iuwi muna. And then the next day, or kung may time pa kayo, di, magpasama kayo sa pamilya nyo, mamili kayo ng mamili, diba? At least nandun yung pera. At least may kasama kang ano, tag-alalay sa'yo na ganito ang bilhin mo, na hindi na mawawala na yung pera mo. Diba? Ganun lang yun, guys, ang technique. Yan, paalala lang, guys, ha, yung mga pauwi. Ayan, may pauwi akong friend sa 21. Dito, kasama namin kahapon. Every Sunday kasama namin yan. Pauwi siya. Tatlo yung bag niya. Dalawang check-in. Isang hand carry. At saka isang ano. O, sabi ko, mahirapan ka. Sabi ko ganun. Kaya ayusin mo na lang yan. Kung anong gagawin mo. Yan, pinayuhan pa namin siya. Pero hindi ko lang alam kung alam niya yung pangyayari na ganun, no. Ayan nga, guys, huwag na huwag magtitiwala. Diba? Kung kinausap ka, sagutin mo lang siya. Pero the rest, huwag mo nang sagutin. Kahit na alam mo yung way, pwede mo siyang, hindi ko po alam, sorry po, pwede po kayo magtanong sa security. Ganon. And then, go ahead, maglakad ka na. Lumakad ka na, pauuwi ka na, mag-exit ka na. Ganon yun, guys. Huwag nyo i-entertain kung sino-sino yung mga kasama nyo, porkit nakatabi nyo sa ano, ganito, sabay tayo, ganon. Hey, bakit? Pares ba kayo na uwihan? Para makisabay kayo? Pwede kayong sumabay, pero may magsabay. Sa labas, palabas na ng ano, diba? Kukunin nyo na yung mga luggage nyo kung may chinek-in kayo, diba? Pwede kayong magsabay dun. Pero the rest, iba na kayo ng way, eh. Hindi naman kayo parehas ang pupuntahan, eh. Diba? Ganun yun, guys. Huwag kahit sino magtanong dyan. Ate, pwede mo magtanong. Ate, ganun. Mayroong guardian. Ang daming guardians sa airport. Ang dami, guys. Sabihin nyo, pwede magtanong po kayo dyan. Hindi ko po alam. Sorry. O para hindi naman siya ma-offend, diba? Diba? Para hindi naman sabihin bastos kayo, diba? Ganun. Ganun po yung ginagawa ko. Pag may nagtanong sa akin, ganyan talaga, guys. Kasi simulat sa pool yan, na nanonood ako kay Sir Rafi Turbo, lahat ang daming modus na yan, mula-simula pa lang. So yun, guys, huwag kayo mapapudod. Don't take to strangers. Bye-bye. This is Mercy Vlog. Don't forget to like.